Magandang hapon po, Madam Marivic. Magandang hapon din po, sir. Uy, matindi ito. Sige, ikwento niyo po, ma'am. Last ko pong nakausap yung asawa ko. September 19, 2017. Yes, ma'am. Mula po noon, hindi ko na po siya nakausap. May nag-chat po sa bayaw ko na patay na daw po yung live-in partner ko at pinatay daw po ni Michael Alcazar. Sino po ito si Michael Alcazar, ma'am? Tropa niya po. At bakit daw po pinatay? Sabi daw po sa pera dahil may hiram po siya sa asawa ko. Saan po niyo nakuha yung impormasyon na si Michael ang pumatay? Dati po nilang tauhan na nag-chat sa bayaw ko. Ito po ba yung nai-relay na yung impormasyon na yun sa police? Pumunta po kami noong April 3 dito. Tapos binigyan po kami ng referral para pumunta po sa Rizal Provincial. Tapos nag-order po sila na i-assist po kami ng binanganan police. Tinanong lang po kami tapos humingi lang po ng kopya sa statement. Tapos tinawagan po nila yung binangunan, i-assist po kami. Pero po yung Michael nahuli na po noong January 22 sa okay. Illegal firearms. Hindi sa kasong pagpatay sa Opo. Inyong living Meron partner. Po siyang ibang kaso. Nakalibing yung inyong living partner sa bahay? Sa kubo po nung Michael. Yun po ang sabi nung nag-chat po sa bayaw ko, yung dati po nilang tauhan na alias. Pinuntahan ba ng mga polis yung kubo hindi, ni Michael? Hindi, yun nga po ang concern namin. Gusto po namin mapuntahan yung kubo na yun. At makuha po yung labi po nung aking partner. Magandang hapon po, Colonel Balita, sir. Meron po silang impormasyon yes, sir. Si Miss Marivic na yung Apo. Kanyang live-in partner na pinatay po ni Michael nasa bahay kubo. Na po. Malapit doon sa kubo na sinasabi. Alam ko po, sir, yan. Gumamawa na ba kayong paghuhukay pag hanap? Yes, sir. Hindi po, sir. Kasi unang request pa po yung susuko at yung mga binanggit na pangalan, gusto po namin makuha na ng statement para po makonfirm natin kung talagang totoo yung sinasabi. Meron kayong information, then we have to conduct an investigation based on that information, and one of which is tingnan kung talagang totoo sa pamagitan ng paghukay na kung wala ho kayong manpower, sir, ako makapagbigay ng manpower. Papahiram ko po sa inyo mga staff ko. Kami ho maghukay na lang kung hindi nyo kaya. Salamat na lang, sir. Hindi naman po ganun. Ang actually, sir, maganda naman po usapan namin ni Mrs. Pakay. Agad naman, sir, nag-ano ka namin ng, ano, ng na action taken. Eh, hindi daw, sir. Kinuna lang daw po ng statement. Sabi ni Madam, eh. Tama, ma'am? Kinuna ng statement. Sir, bukas gusto ko po naghuhukay na po kayo doon sa lugar na yon. Papasama po ako ng reporter. Mag-observe po kami. Titingnan po namin kung talaga may ginagawa kayong trabaho dyan. At kasama po yung mga soko. Sir, pamuntahin na lang niyo po yung tao sa amin para good. Bukas. Kung sakaling mapurba na ganito ng soko, we will do that as fast as we can. Thank you, sir. Yes, sir. Idol ko kayo, sir. Sige, ma'am. Maghuhukay tayo tomorrow. Salamat po, sir. Narating po kami doon. Salamat okay? po. Amihin mo na kung saan nakabaon. Ito po yung kubo. Dito lang po yung banda. Doon lang naman po yun eh. Doon sa gabi daw po yun. Kubo po, bahay po ni Michael. Pagka dito po kayo dadaan sa manukan niya, parap, sa may talibiran po, doon po nakalibin yun. Sa may bakating lote doon sa may damuhan, Tinapunan po ng mga bato. Eh, sinamentuhan? Opo. Tapos may simento ayan po. Ito na nga. Kailangan. Tingnan lang po. Tingnan to. Tingnan mo muna. Kaya ako po. Dito na nga. Okay. May ugat na eh. Helmet. Yan na. Helmet ay helmet. May ugat dito. Huwag mo baratayan ito kung tagalan yung bato mo lang.
Ito ang tabon nila, ito. Ito. Ito ang bato yung nasa ibabaw. Yan yung helmet niya talaga. Opo, yan po talaga. Yung helmet niya, itim sa kapula. Sa kanya talaga ito? Opo, sa kanya po yan. Ako po bumili sa kanya ng boxer. Yan yung belt sa kanya yan? Opo. Based on my information at tinatanong ko nga sa investigation, may naka-file sa kanya na carnapping. Nung ako yung nasa site, mayroon doong bystander na nakausap ako na may sinisigil na utang.